Ayan, alam yung empathy. Ayan, dapat daw po ang isang leader ay empathetic. Ayan, so ito po yung topic natin, empathy. So sige po, bago tayo, ay basahin muna natin yung key verse natin. Romans 12:15, bago tayo mag-pray. Ayan, paibasa po ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Ayan. So sa oras na to, maghanda tayong gawin ito dahil ang message nito ay hindi para sa atin pero para sa ibang tao. Tuturuan tayo ng Panginoon kung paanong totoong magkaroon ng puso para sa ibang tao. Sino dito gusto yon? Amen. Ayan, sige po tayong manalangin. Tayo mag-opening prayer, Lord. Salamat po sa mensahe mong inihanda sa umagang ito, O God. Lord, patuloy na nagpapasiyasat kami sa iyo. Alisin mo, Lord, lahat ng dawag, Panginoon, na makakahadlang para maitanim mo ang salitang ito sa amin, O God, in Jesus' name. And I pray, Lord God, na buong puso po namin itong ma-receive at may apply Panginoon, sa aming buhay, O God. At I pray, O Lord, na ito'y maging kagamitan, Panginoon, para kami ay maging totoong great leader, O Lord God, in Jesus' name. Salamat, Lord. Ikaw po yung maluwalhati sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Ano ang empathy? Sino dito nakakaalam kung ano ibig sabihin ng empathy bago natin i-flash? May nakakaalam sa inyo? Ano po ang empathy? Wala. Sige, next slide. Bilisan natin kasi baka mag-OT ako. Charot. Ayan, okay. Empathy is the ability to understand and share the feelings of another. Sa Tagalog, paibasa po yung Tagalog. One, two. Ayan, mga pagod pa kayo? Mga pagod pa kakadive yarn? Ayan, basahin natin ng may sigla. Okay, one, two, three. Kakayanang maintindi. Pwede pala yun. Ayan. So, kinapslak ko lang yung makibahagi. Sabi dyan, kakayanang maintindihan at makibahagi sa nararamdaman ng ibang tao. Ayan, ang empathy po ay hindi lang simpleng awa. Kasi di ba parang kapag sinabing empathy, siguro yun yung ano, ay pag may nadapa, ay kawawa naman siya. Yun, baka yun yung empathy. Pero hindi pala. Ang empathy ay kakayanang maintindihan. Naiintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao kahit di mo naman siya kilala, di kayo close, or hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Pero may kakayanan kang maintindihan yun. That's empathy. Ano pa? Makibahagi. Makishare. Kumbaga, kung ito yung pinagdadaanan niya, ang empathy, dalawa kayong nakahawak. Nagigets nyo? Ang empathy ay hindi hawak ng isang tao, tapos sinasabi mo sa kanyang, ang bigat siguro niyan. Hindi yun ang empathy, no? Ang empathy ay ito, mabigat, pero dalawa kayong nakahawak. Nakikibahagi ka dun sa bigat, dun sa hirap, dun sa nararamdaman, dun sa pagkahirap na nararamdaman ng isang tao. That's empathy. Naiintindihan niyo po? Ano pa sabi dyan? It is to step into someone else's reality. Sa Tagalog, pumasok sa realidad ng ibang tao. Ito yung, di mo siya maintindihan, pero gagawin mo, kung ako kaya yung nasa kalagayan niya, ano kayang pakiramdam? Ganon siya, yung sisikapin mong kung ano yung dinadanas niya, itatry mong ramdamin yun. Itatry mong unawain yun. Kaya ka pupunta dun sa realidad na meron siya. At kapag ka nangyari yun, tsaka mo siya maiintindihan. Naiintindihan natin? That's empathy. Minsan kasi, ang empathy ay napapalit natin sa sympathy. Diba? Ako din eh. Ako din naman. So, ano ba ang pinagkaiba ng empathy at sympathy? Meron ako dyang examples. Ay, maliit pala, lakihan nyo na lang. Empathy versus sympathy. Ang Tagalog ng sympathy ay... Simpatya, very good. Alam niyo ba, ginugel ko yan, simpatya pala talaga. Akala ko may iba lang siyang term. Wala lang, nakakatawa lang. Ang sympathy ay simpatya. Okay, ang empathy ay may Tagalog. Ano daw yung Tagalog ng empathy? Pakikiramay. Ayan, ang sympathy pala, hindi pala siya yung pakikiramay. Simpatya lang, emotional ka lang para sa kanya. Ganun lang, parang...
nakakaiyak naman siya, ganun lang. Pero wala lang, emotional ka lang para sa kanya, nakikisimpatya ka lang. Pero iba yung pakikiramay. Ayan, may examples tayo dyan. Nakakita ng nasugatan, ang pakikiramay daw po, kapag kami nakita ang nasugatan, so dito may naita ng nasugatan. Tapos pinagtawanan muna. Di ba, nadapa ano? Natawa muna kasi bumalintuad. Ayan. Ang pakikiramay daw ay tinulungang gamutin ang sugat. Tinayo mo, kumuha mong band-aid, kuha kayo ng ano, betadine. Diba, kuha kayong alcohol, baka kasi may lalabas na ng trend. Diba, joke lang. Kasi, ganun yung pakikiramay, no? Ikaw ay gumagawa ng action. Alam mo kasing masakit, alam mo kasing nahirapan siya, alam mong nasaktan siya. Gagawa ka ng paraan para maibsan yung sakit na nararamdaman niya. Ang simpatya, nakakita ng sugatan, masakit siguro yun ano. Diba? Nag-gets niyo yung pagkakaiba? Ano pa? Sabi dyan, merong stressed sa school na kaibigan. Sino dito may stressed na school na kaibigan? O ikaw mismo stressed? Sino dito? Wala? Ako lang? Okay, ang simpatya daw, kapag ka meron kang stress na kaibigan na shinare sa'yo, ang sagot mo lang sa kanya, okay lang yan. Ako rin naman, nahirapan nung nag-aaral eh. Di naman ako ganyang ka-stress eh. Nahirapan, di naman ako ganyang nahirapan noon eh, nung nag-aaral ako. Sino dito naranasan ganyan yung sagot? Ako naranasan ko yan. Sympathy lang pala yun. Hindi pala ako totoong naikiramay sa stress niya sa school or sa stress niya sa work. Ano palang dapat kong sabihin? May times talagang mahirap ang pag-aaral. Anong maitutulong ko? Nag-gets niyo na yung pagkakaiba? Parang hindi. Nag-gets niyo ba? Amen. Ayan. Hindi lang pala siya yung, hindi pala siya yung pagko-compare sa naramdaman mo. Kasi ba, yung sabi dito, okay lang yan. Ako rin naman nahirapan nung nag-aaral ako. Kaya, hindi ka dapat mahirapan. Kasi ako, di ako nahirapan eh. Eh, hindi naman ikaw siya. Di ba, hindi siya yung lilipat sa reality mo. Pero ikaw yung lilipat para sa reality niya. That is empathy. Intindihan? Kasi madala sa atin, pag may nagsishare na tao sa atin, sila yung pinapalipat nila sa atin. Ay, sila yung pinapalipat natin sa atin. Nagigets nyo? Eh, nung ako naman eh, hindi naman ako masyadong nalungkot noon. Nung ako naman eh, hindi naman ako masyadong nahirapan noon. Pareho lang naman kami na pinagdaanan noon. Eh, hindi nga ikaw siya. Kailangan ikaw yung pupunta sa kanya. Hindi siya yung papapuntahin mo sa'yo. Amen po. That is empathy. Meron pa tayong example, namatayan ng aso. No? Binabahan ko lang, aso. Diba? Minsan kasi yung aso para sa atin, normal lang, sinisipa-sipa mo, pinupulutan mo. Inaadobo mo, di ba? Inaasado mo, di ba? Sarap ba? Caldereta pala, sorry naman, oh, di ba? Ganun yung aso para sa atin. Pero to some people, they are family. To some people, they are anak, they are friends. No, may namatay ng aso, tapos sympathy, sabi mo sa kanya, huwag ka nang malungkot. Magkakaroon ka rin ng bagong alaga, huwag ka nang malungkot. Sabi nung namatay ng aso, paanong di malulungkot? Kaya nila sinasabing, hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman ko. Kasi mali yung response natin, hindi pala tayo naikiramay pag ganun. Naintindihan nyo? Yung sympathy pala, ay yung empathy pala, na namatayan ka ng aso, sinabi mo sa kanya, yakap, hugs, kung ano yan, virtual yan, no, ganyan. Pero kung physical, pwede mo siyang physical na yakapin. Nandito lang ako kung gusto mo ng kausap. No, arf, arf. Di ba ganun, ikaw yung tumahol para dun sa aso. Di naman ganun. Pero ito pala ang difference ng empathy at ng sympathy. Nagigets nyo na, na madalas pala ang pinapakita natin ay simpatya lang. Kaya pala yung isang tao, minsan nagtatampo sa'yo, minsan hindi sumusunod sa'yo. Kasi di naman ako naiintindihan ng leader ko eh. Di naman ako naiintindihan ng kapwa ko, ka-member, kahit mag-anong share ko sa kanya, walang nakakaintindi sa akin. No, kasi hindi pala empathy, hindi pala paikirama yung binibigay natin. Simpatya lang. Malungkot lang tayo para sa kanya, emotional lang tayo para sa kanila. Amen po. Meron tayo ditong list. Why we fail to show empathy? Bakit tayo nabibigong makiramay? Gusto naman natin makiramay eh. Kaso nga,
Etong mga idea na to, yung hindi tayo aware, kaya hindi natin maibigay yung empathy na gusto nating ibigay sa isang tao. Kaya ito ay gustong alisin ni Lord sa atin ngayon. Number one, akala natin kaya nila. Ayan. Bakit tayo na nabibigong makiramay? Kasi feeling natin, kaya nila. Diba? Halimbawa, ano, eh, matagal naman ng Christian yan. Diba? Kaya niyang bumalik kay Lord. Diba? Eh, malakas naman yan sa spirito. Balasik yan eh. Diba? Di ko na yan kailangang i-follow up. Kaya niya na yan mag-isa. Diba? Eh, malakas naman yan. Lalaki yan. Huwag niyo nang tulungan. Huwag niyo tulungan. Hayaan niyo siya magbuhat. Lalaki yan. Diba? O kaya, ano pa, sa kasalanan, makakabalik din yan kay Lord. Pabayaan niyo lang. No, hindi niyo alam yung tao pala na yun naghahanap ng karamay no sa sarili niya. Akala natin kaya nila. Halimbawa, yung mga pastors natin, no, yung mga leaders natin, mga leader yan, kaya nila yun. Hindi atin, diba, hindi nila kailangan ng encouragement, hindi nila kailangan ng pakikiramay, no? Kasi malakas sila eh, kaya nila yan. Naintindihan nyo? Sa sakit, ano lang naman eh, lagnat lang naman, di kailangan ng bisita niyan. Be, para namang ano? Diba? Hindi nyo alam na yung tao naghahanap ng bisita. Diba, si Rito ganun, pagka nagkasakit eh, nasa prayer chain na nga siya, hindi mo pa kinamusta. Diba? Kaya naman niya na yun, matagal na yan, kaya na niya yun. He can manage. Nagigets niya? Guilty ba tayo doon? Ako, guilty din ako dito minsan. Akala ko hindi na niya kailangan ng paikiramay ko. Pero yun pala, lahat tayo ay kailangan ng karamay. Kasi we are humans! Diba, sabi sa atin, it's not, sabi sa kasal kahapon, ako po yung umatandang dalawang kasal kahapon magkasunod. Kaya, charot. Sabi sa kasal kahapon, pareho nilang minessage yun na it's not good for a man to be alone. Kaya hindi talaga tayo nilikha ni Lord na mag-isa. Hindi ko sinabi magpakasal tayong lahat. Hindi ko sinabi yung kailangan nyo lahat ng asawa. Hindi ganun. Ang sinasabi ko lang, kailangan natin lahat ng karamay. Kasi hindi natin kaya talaga laging mag-isa. There will become a time na hahanap ka ng someone na magtatanong sa'yo, mangangamusta sa'yo, gustong makaintindi sa'yo. Diba? Hahanap at hahanap tayo ng taong ganun. And I believe na tayo no, ay maging ganun sa isa't isa sa atin. Amen ba? Kasi kaya nating maging ganun at dapat tayong maging ganun. Amen po. Amen. At ano pa? Tatlo lang to. Number two. Ayan, toxic positivity. Ayan. Ano daw? Toxic positivity. Tama namang maging positive tayo in times of trials, troubles, and hardships. Tama naman yun. But there are times na mali yung mga salita natin, mali yung mga timing natin, kaya siya nagiging toxic positivity. Tinanong ko to kay Ate Michi, kasi pareho kami namatayan ng parents, di ba? At ito ay naintindihan ko lang nung ako din mismo ay namatayan. Kasi kapag ka namatayan, tayo, di ba, sinasabi natin, ano, look at the bright side. Okay lang yan, look at the bright side. Di ba di na siya nasasaktan? Kay Lord na siya. Tama naman yung sinasabi niyo na yun, tama ba? Positive yun. Pero tingin niyo ba na comfort yung namatayan? Tingin niyo ba naramdaman niyang nakiramay ka? Tinanong ko si Ate Michi kung ako lang ba yung hindi. Nung time na namatay si Mama, tapos sinasabihan ako ng ganun, do okay lang. Naiintindihan ko na yun yung sinasabi sa akin. Pero sa totoo lang, hindi ko nararamdaman siyang nakikiramay. Kasi hindi niya naiintindihan yung emotion ko. Sabi niya sa akin, huwag ka nang malungkot. Hindi ko talaga alam paano gagawin yun eh. Hindi ko alam paano hindi malungkot na matay yung nanay ko. Di ba, tinanong ko si Ate Michi, tapos sabi sa akin ni Ate Michi, pass A, hindi. Sabi niya ganun. Hindi daw siya nako-comfort din ng ganun. Kasi sobrang sakit eh, na ako din guilty, no, hindi ko pa siya naiintindihan, no, hindi ko pa naranasan yun, no, hindi ko alam yung pakiramdam, ganun din ako mag-comfort sa mga namatayan. Nasabihin ko din sa kanila na okay lang yun, nakay Lord na siya. Pero hindi pala sila na-comfort.
Kailangan pala nating sabihin, okay lang, sige, iiyak mo, masakit yan. O kaya minsan, kahit wala ang sabihin, praise check, nandun ka lang, pakikiramay na yun. Hayaan mo lang na ilabas yung emotions niya, paikiramay pala yun. Kasi yun yung iniintindi mo yung nararamdaman niya. Iisipin mo, paano kaya pag si nanay yung nawala? Okay kaya lang sa akin na sabihin sa akin, huwag ako malungkot? Okay lang kaya sa akin sabihin na huwag ko yung damdamin? Ganun kasi siya para maintindihan mo yung nararanasan ng isang tao. Amen po. Halimbawa yun nga sa stress sa school, sa makasalanan. Sabihin natin na madali lang yan lampasan, kinaya ko. So, para sa kanya hindi eh. Para sa kanya mahirap. Nagigets nyo ba? So minsan pala, ito yung nagiging hadlang para ma-reach out natin sila, yung mga tao. Ito pala yung nagiging hadlang. Akala natin nakakatulong tayo sa sobrang positive nating mag-declare sa kanila. Pero sa totoo lang, hindi pala. Meron pala tayong ibang positive way na pwedeng sabihin. Amen? At yun yung hingin natin kay Lord. Or yun nga, try nating puntahan sila. Try nating isipin pag tayo yung nakakaranas ng nararamdaman nila. Amen po? Amen. Parang di na kayo masaya. Amen ba? Amen. So, I pray no, na kung nakikita natin yung sarili natin dito, i-correct natin. So, kaya ako po, testimony lang, since nalaman ko yung pakiramdam nung nawalan ng parent, nung nawala si Ate Michi, ginawa ko talaga sa kanya yung alam kong kailangan ko nung time na yun na hindi ginawa sa akin. Kasi nung time na yun, hindi ko pa naiintindihan. Pero nung netong time na to, wala si Ate Michi ngayon, nagkasakit kasi kakadive eh. Ate Michi, I miss you. I love you. You know that. Iyon, kaya ginawa ko sa kanya, hindi ko siya kinakausap. Talagang inalala ko lang siya kasi yun yung pakiramdam na kailangan niya that time. So ganun din sana sa atin, no? Nalaman natin to, meron palang ganitong toxic positivity. Huwag natin siyang hayaan na magpatuloy. Amen po ba? Let's practice empathy. Mamaya pa yon. Pangatlo, ayan. Ang dal-dal ko pangatlo, mataas ang tingin sa sarili. Ayan, bakit tayo nagfe-fail na makiramay sa ibang tao? Eh, sino ba siya? Diba? Eh, di mo kami close, eh. Hayaan mo siya. Abe, ganyan, ginawa niyan sa akin nung nakaraan, eh. Tapos ako, eh, magpakikiramay sa kanya. Diba? Abe, ayoko mo. Diba? Abe, ako, eh, leader ako. Tapos, eh, o kaya, nakakita ka ng pulubi, no? Yumakap sa'yo. Sino nakakita ng pulubing yumakap sa reporter? Nakita niyo ba yun? Diba nagre-report siya, no? Sige. Yung pulubing yumakap sa kanya, but the reporter has empathy. No, dinayaan lang niyang yumakap. Kasi baka gusto ng pulubing nung yakap. Eh baka kung tayo yung niyakap ng pulubing, anong ginawa niyo? Alcohol. Sensitive skin yarn. Gets nyo ba? Or dagdag ko dito yung self-love. Dagdag ko dito yung masyadong mapagmahal sa sarili. Hindi masamang magmahal sa sarili, no? Pero pag sobra, masama po yun. Tandaan nyo yan, ha? Ako nga eh, hindi niya nga ako kinomfort nung gani rin naranasan ko. Tapos ako eh, asamba niyang ano. Diba? Nagigets nyo ako? Until na tayo ay selfish, until na mataas ang tingin natin mataas ang tingin natin sa sarili natin higit sa ibang tao, hindi tayo magkakaroon ng empathy. Paano tayo magkakaroon ng paikiramay sa puso or ng talagang totoong paikiramay, no? Kapag nakita natin tayo ay pantay-pantay lang, tayo ay pare-pareho. Nai-amen ba? Nagigets nyo ba yun? So kailangan itong mga to maalis yan sa atin kasi nagiging hadlang yan para hindi ka magamit ni Lord para magpakita ng empathy sa ibang tao. And empathy is very powerful, no? Kaya nitong magligtas ng tao sa kung ano mang pinagdadaanan niya. And mamaya
maano natin yan, may isa-isa natin yan. Our world needs empathetic people. Next slide, please. Our world needs empathetic people. Meron tayong ano dito, quote, si Theodore Roosevelt. Kilala niya si Theodore Roosevelt? Nakakasalubong ko lang to sa MRT, ay sa LRT, ano, Station Roosevelt. Joke yon, tumawa kayo. Ano siya, president ng US. Sabi niya, ano daw yung sabi niya? 1, 2, 3... Ano daw? Tama ba yan? Nobody cares how much you know until they know how much you care. Ang tao, sa Tagalog, sige, tatagalogin ko ah, sorry. Walang may pakialam kung marami kang alam. Walang pakialam kung kabisado mo lahat ng verse sa Bible. Walang may pakialam kung kabisado mo yung iShem. Walang may pakialam kung alam mo lahat ng balasik. Until they know how much you care. Hanggang sa malaman nila kung gaano ka nagke-care. Ano yung care? Nag-aalala, nag-aalaga. Or ipasok natin yung empathy. Hanggang sa malaman nilang totoo ka bang nakikiramay. Amen? Kasi ang mundo ngayon, yun nga, puro tayo self-love and puro lang tayo ma... Dahil nga, self-love, dahil puro sarili lang natin yung iniintindi natin, yung dreams ko, yung kalagayan ko, basta ako masaya, basta ako okay lang, basta tayo sa family, hindi tayo nag-aaway-aaway. Marami kasing ganun na ngayon eh, wala na tayo, hindi na tayo ganun may pakialam sa ibang tao. Or as leaders, marami sa atin, nag-feed lang tayo ng merely words, merely encouragement, but they don't really feel our care. No, hindi talaga nila na nararamdaman yung pag-alaga natin. And yung mga salita na sinasabi natin sa tao, no, yung mga ganun nga, okay lang yan, makakatatapos din ng lahat, di ba? Yung mga ganun nating sinasabi, hindi yun tumatagos. Hindi yun totally parang yun yung kailangan nila, no? Until they know how much you care, hanggang sa maramdaman nila talagang totoong naikiramay ka, dun sila magpapasakop sa'yo, dun sila susunod sa'yo, kasi nakita nila na totoo kang nakikiramay sa kanila. Amen po ba? Naintindihan nyo ba yun? Kasi minsan, yung members natin or yung tao, hindi nila tinitingnan kung marami ka bang alam. Tinitingnan nila kung may puso ka ba talaga. Hindi nila tinitingnan kung magaling ka bang magturo. Hindi nila tinitingnan kung alam mo ba lahat. Pero kung totoo kang may puso para sa tao, totoong nakikiramay, totoong nag-aalaga, totoong nagmamahal, kahit hindi mo alam lahat, susunod sila sa'yo. Kahit hindi mo alam lahat, magpapasakop sila sa'yo. Amen ba? Amen. Ito yung nakita ko sa members ko, bakit sila bumait. Ako kasi ay sobrang strict ko talaga nung araw. Yes, bumait yarn. Seryo, di ba bumait na ako sa mga anak ko? Oo, kasi dati sobrang strict ko talaga. Nakuha kong mangganan ng tao eh. Di ba ako naiintindihan? Mali yung ginagawa mo eh. Na hindi pala yun yung kailangan nila. Kailangan pala nila ng love, ng grace, ng understanding. Nung natutunan ko yun, mas masarap palang mag-lead. Mas masarap pala silang pasunurin. At mas lumambot pala sila. At ganun din sa atin, no? They need our empathy. People needs our empathy. Kailangan nila yun. So, tayo yung, especially the unbelievers, no? Tayo ang magpapakita nun sa kanila. So meron tayong tatlo dito na power of empathy na matutunan kay Jesus. And si Jesus kasi ang ultimate empathetic people na kilala natin. Number one, sasaglitin ko lang to. Anong nagagawa ng paikiramay sa tao? Number one po, pakibasa. 1, 2. It brings freedom. Ayan, ito po ay kwento ng babaeng nahuling nangangalon niya. Ayan, di ba yung babae na huling nangangalon niya, meron sa kanyang mga nagtutuligsa, basahin natin yung verse. John 8:7-11.
At patuloy nilang pagtatanong sa kanya na tumindig siya, sinabi niya sa kanila, si Jesus na itong nagsasalita, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang siyang maunang bumato sa kanya. Siya ay muling yumukon at sumulat sa lupa. Sila ay narinig ito, ay hindi ko pala nalagay yung ano, sinasabi ng mga bumabato sa kanya. Pero yun, sinasabi, ano siya eh, tinutulig sa yung babaeng nanangalo niya. Eh ano siya, nangalo niya, prostitute, dapat yan batuhin. Hindi yan dapat mabuhay. Makasalanan yan. Dapat siyang mabatay, dapat siyang mabato, dapat siyang batuhin. Pero anong sinabi ni Jesus? Sinabi niya sa kanila, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang siyang maunang bumato sa kanya. Bakit kaya yun yung response ni Jesus? Ha? Lahat tayo makasalanan. Kasi alam ni Jesus na lahat ng mga tao na yun makasalanan. And nilagay niya yung sarili niya dun sa feeling ng adulterer. Ano kaya yung iniisip ng adulterer sa panahon na yan sa isip nyo? Sa time, nung oras na yan na tinutulig siya, ano kayang nararamdaman ng adulterer? Tingin nyo? Ha? Nahihiya, ano pa? Naliliit sa sarili, ano pa? Walang pag-asa. Niramdam yun lahat ni Jesus. At hindi siya sumama dun sa mga nakakita lang nung kasalanan niya. Pero naunawaan niya nararamdaman nung adulterer, no? Kaya ang sinabi niya, sino sa inyong walang kasalanan? May lakas ng loob na mambato, siya ang unang bumato. Wala. At anong nangyari dun sa adulterer dahil ganun yung response ni Jesus? Sabi diyan, ginang, nasaan ang nagsasakdal sa'yo? Wala bang humatol sa'yo? Sinabi niya, wala, Ginoo. Sinabi ni Jesus sa kanya, kahit ako man ay hindi hahatol sa'yo, humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Dahil doon, nagkaroon ng pag-asa ang adulterer na hindi na magkasalang muli. Amen ba? Ako naman kasi ang naisip ko, na feeling ng adulterer, nung sinasabihan siya ng mga ganon, sige ako na yung adulterer, sige na, mangangalo niya na ako forever. Papangatawan lang ko na to, kasi kinokondem niyo ako eh. Tama ba, ganon sa mga makasalanan kapag kinokondem tayo? Parang we tend na patotohanan na lang kung ano yung gusto nilang sabihin sa atin. Tama ba? Adulterer ako. Sige, tutuloy ko na to. Diba? Wala namang nakakaintindi sa akin. Yan naman yung tingin nyo sa akin. Sige, papangatawanan ko na. Makasalanan ako, diba? Di eto na yun. Diba? Pero since hindi kasi yung nakita ni Jesus, nagkaroon siya ng hope na makalaya sa kasalanan. Amen po. Baka ito lang yung iniintay ng mga makasalanan mong members. Totoo kang makiramay sa kanya kung paano nakiramay si Jesus sa adulterer. Baka ito lang yung iniintay ng mga unbelievers sa labas na hindi sila tingnan ng masama masyado ng mga Christians. Baka feeling nila kapag nakikita sila ng Christians, they are condemned. Kaya sila lalong proud. Kaya sila lalong ganun kalakas yung loob nila. Kasi masyadong puro condemnation yung nararamdaman nila sa atin. Baka they need empathy. Amen po ba? At kapag pinakita natin ito sa kanila, they will receive freedom. Absolutely, definitely. Amen po ba? Amen. Number two. It shows how we love. Ang empathy po ay nagpapakita kung paano tayong nagmamahal. Ayan, ito ay story ni Lazarus. Nung namatay si Lazarus, no? Nung namatay si Lazarus, pagdating ni Jesus dun sa lugar ni na Martha and ni Mary, anong ginawa ni Jesus? Sabi dyan sa verse. Ano daw? Jesus wept. John 11:35. Jesus wept. Jesus wept. Tumangis
si Jesus. Hindi siya umiyak, hindi siya naawa, hindi siya, ano yun? Hindi siya sinabing huwag kayong malungkot. Hindi niya sinabi na, you of little faith, di niyo ba alam na kaya kong magpagbaga, no? Di ba sinasabi naman ni Jesus yon sa tamang time, may ibang time sinasabi ni Jesus yon. Pero this time, hindi yun yung sinabi ni Jesus eh. Wala siyang sinabi actually. Binabasa ko, hinahanap ko sa verse, nung pagdating ba ni Jesus, meron ba siyang sinabi kay na Mary na, Mary, okay lang yan. Wala sinabi si Jesus na ganun eh. Pero sinabi, Jesus wept. Tumangis si Jesus para kay Lazarus. Bakit? Kasi niramdaman ni Jesus kung gaano kasakit para kay Mary and Martha na mawala ng kamag-anak. Jesus wept. And ano yung sabi dyan sa verse? See how he loved him. Nakita ng mga tao ang pagmamahal ni Jesus kay Mary, kay Martha, kay Lazarus dahil sa kanyang pagtangis. Amen po. Dahil sa kanyang empathy, pakikiramay na pinakita niya dun sa mga tao. Siguro dun sa mga nagmamarites dun sa lugar nila, no? Tingnan nyo, yung Mesaya umiyak para sa pamilya nila. Grabe naman yung pakikiramay ng Mesaya na to. Grabe naman itong Jesus, si Rabbi. Umiyak siya, tumangi siya para sa mga taong to. See how he loved him. Tayo, kailan tayo huling nagpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pakikiramay? No? Nakikita ba nila yung pagmamahal natin sa ating pakikiramay? Number three, dito na po ako magtatapos. It leads to salvation. The ultimate demonstration of empathy, no? When God, nung si Lord, ay umalis sa reality niya at pumunta sa reality natin. Nakuha niyo ba yon? Ulitin ko, no? Ang pinaka malala, pinaka pambihirang demonstration ng empathy or ng pakikiramay ay nung si Jesus nasa heaven, nasa gold, the castle, pinaglilingkuran, in-honor, gina-glorify, umalis sa realidad niya at nagpunta sa reality natin na madumi, madilim, mabaho, hindi masaya. Mahirap para lang makiramay sa atin. Amen po ba? Grabe yung empathy ni Jesus. Siguro nung time na pinaplano nila yung salvation, ini-imagine ko lang, no? Baka tinatanong ni God the Father, ano kayang pakiramdam ng makasalanan? Ano kaya ang pakiramdam ng mahiya? Kasi di ba nung nagkasala si Adan, nahiya siya. Kasi naked siya eh. Nakita niyang hubod-hubad siya. Ano kayang pakiramdam nun? Siguro sinasabi ng God the Father ni Jesus, ano kayang feeling ng i-forsake? Ano kayang feeling ng traitorin? Ano kayang feeling ng rejected? No? Kaya anong ginawa nila? Sabi siguro ni Jesus, Dad, I don't know, Dad. Di ko alam. Pero gusto kong malaman. Kaya sinend ni Father si Jesus here on earth, naging bata. Para mula yung paghihirap natin nung bata, teenager, working, adulthood, alam ni Jesus. Amen? Para mula yung paghihirap natin nung pagkabata, hanggang ngayon, hanggang sa magkaroon na tayo ng edad, ay maintindihan niya. Amen ba? Kaya sabi sa Bible, di ba, we do not have a high priest na hindi tayo naiintindihan. We have a high priest na naiintindihan tayo dahil sa pinakita ng Panginoon sa atin na umalis siya sa realidad niya, no? Nakibahagi siya sa sufferings natin eh. Napakabuti ng Diyos natin. At nung nalaman natin yun, anong nangyari sa atin? It saved us. Tama ba? Niligtas tayo nun. Kasi sinong
kayang magmahal sa atin ng ganon? Sinong kayang makiramay sa atin ng ganon na kaya niyang i-give up yung sarili niyang buhay para lang makiramay sa atin? Amen po ba? Pwede naman niya tayong i-save sa ibang paraan. Pwede siyang gumawa ng isang perfect na tao at yun yung mamatay para sa atin. Pero hindi, pinili niyang umalis sa sarili niyang realidad at pumunta sa atin. Naintindihan niyo ba ako? Ganon ka-empathetic ang ating Diyos. Teka lang, hindi pa tayo sa application. Sa verse 17, no, ng John 3:16-17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved." So hindi siya nandito para i-condemn tayong mga nakasalanan. O kasi nagkasala ka, ginawa mo kasi yan eh. Ginusto mo yan, ikaw may gawa niyan. Hindi ganun eh. Pero para maunawaan yung nararamdaman natin at iligtas tayo dun. Amen po ba? Yun yung ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya po ang ating application, next slide please, empathize like Jesus. Ang ganda lang ng verse kasi kanina John 3:16, tapos yung meron pa lang 1 John 3:16. Ang sabi diyan, by this we know love because He laid down His life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. So I pray sa oras na to, no, nakita natin si Jesus as example na totoong naikiramay sa mga tao. At kung paano niya yung ginawa, ganun din tayo sa kanila. Amen? Kasi when we empathize, we evangelize. When we empathize, we show them Jesus. Kasi ganun yung ginawa ni Jesus sa atin. Amen po ba? Nagigets niyo pa ba ako? Alam niyo bang kaya ni Jesus na mabuhay dito sa mundo? Kaya ni Jesus na magpakita sa mga tao through your empathy. Through your empathy. Na minsan hindi mo na kailangan ipaliwanag yung 4SL. Hindi mo na kailangan ipaliwanag yung John 3:16. Pero pagka nakita niya sa'yo yung totoong pakikiramay, totoong pagmamahal, sino ba yung Diyos mo gusto ko ring makilala? Sino ba yung Lord na sinasamba mo gusto ko ring sambahin? Amen ba? Through your empathy. Amen. Amen. Kaya yung conclusion po natin, we can save lives through empathy just like what Jesus did. Amen. Ayan. And share ko lang, bakit kaya si Jesus ay empathetic? Tingin nyo, bakit si Jesus ay empathetic? Sige po, worship team. Bakit si Jesus ay empathetic? Tingin nyo. Kasi wala si Jesus nung tatlo kanina. Alam ni Jesus na kailangan natin ng empathy. Alam ni Jesus na kailangan natin ng connection. Alam ni Jesus na kailangan natin ng pakikiramay. Si Jesus walang toxic positivity. Di ba katulad nung dinanas ni Lazarus and ni Martha and Mary? Alam ni Jesus na yung totoong response dinadanas ng isang tao. At si Jesus, hindi niya tiningnan yung sarili niya as God na dapat na paglingkuran, na God na mataas, na dapat siya yung binibigyan ng attention, ng honor, ng glory. Hindi yun yung nakita ni Jesus. Pero sa Philippians 2:5-8, tama ba ka nung verse? Philippians 2 yun, di ba? Nagpakumbaba si Jesus noon, nagsubmit siya kay Father to the point na kailangan niyang mamatay sa cross. Naglingkod siya kay Father, naglingkod siya sa atin to the point na mamatay siya sa cross. Para lang mapakita sa atin yung pakikiramay, yung empathy. Amen po ba? At yun yung kailangan natin sa oras na to. That heart na meron si Jesus, that heart of a servant. Kaya yung worship natin, actually, pinag-pray ko to, sabi ko, ano ba, Lord, yung gusto mong gawin sa amin sa umaga na yun?